Hi, guys! Welcome back! Alam mo ba ito? Kung hindi pa, tara na! Pag-usapan natin ito! Let's go! Ngayon ay, ang pag-usapan natin ay tungkol sa mga halaman ko. So, hindi natin alam na ito, itong halaman na ito ay nakakalunas ng ating sakit. Ito ay trinity ng bawat Pilipino o bawat tao sa mundo. Pero hindi natin alam kahit natapakan natin, nakikita natin, eh hindi natin alam dahil nga kulang tayo ng kalaman. Pero ngayon, nais ko pong pahagi kung ano ang aking tutunan sa inyo. So, ano ba itong halaman na ito? Ang halaman na ito ay tinatawag nilang balangay or sweet basil. So, ano ba ang balangay ito? Basil ay kinalang dahong pampa, lasa o herbs na ginagamit sa pagluluto dahil sa angkin amoy nito na mabango. Ang liliit na halaman ito ay madaling tumutubo sa iba't ibang lugar sa bansa. Kahit saan bansa ay ito ay madaling tumubo. Madali rin makakahanap at mabibili ito. Kahit saan ka man ay ito ay madaling hanapin sa palengke, maaring sariwa pa o pinatayo at dinurog na ito. So ang mga tanong ito, ano ang mga sustansya at kemikal na maaaring makuha sa balanong o basin na ito sa halaman gamot na ito? Ang iba't ibang bahagi ng halaman basil ay maaaring makuhanan ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Ang pinatuyong dahon ay makukuhanan ng essential oil na may linalool at metaclive oil. Ang bulaklak ay maaaring namang mulatay oil. Bukod sa mga nabanggit, mayroon pang ng caffeic acid o picomaric acid, desaimene, lemone, A1-8-sinulane, methylsinamide, myrcene, keresin, rutin, tryptophan, sucrol sa dahon nito. So yun, hindi ko alam niya kung ba yan. So, ano naman ang bahagi ng halaman na ginagamit bilang gamot at paano ginagamit ang mga ito? So, yan ang pinaka-importante kung paano ba ito, kung anong sakit o kung anong paano ba itong gagamitin. Maaaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng dahon. Of course, dahon. Ang dahon ay maaaring katasan, diktikin, tagtarin at ipahid sa mahagi ng katawan na dapat gamutin. Maaaring din itong at ilaga at inumin na parang tsa. Ang langis na makuha sa dahon ay mabisa rin panggamot sa ilang mga karamdaman. Number 2, lupa. O pangalawa ay buto. Ang buto naman ay tinuburo na buto ng balangoy ay mabisa kung ipahid sa bahagi ng katawan na may karamdaman. Maaari rin inumin ang pinaglagaan ng buto nito. So yun, dahon at saka buto. So, ano ang mga sakit na maaari magamot ng balangoy o basil? So, ano naman? Diba? Una, ubo. So, mabuo tayo. Ubo na may makapit na plema. Mabisa sa ubo, ang pag-inom sa pinaglagaan ng dahon ng balanoy, makakatulong ito sa palambutin ang makapit na plema upang mailabas. Number 2, pagsusuka. Ang pinaglagaan ng dahon ng balanoy ay mabisa rin sa pagpapahinto ng tuloy-tuloy na pagsusuka. Number 3, kabag.
kalapsan ang panakitan siya na dulot ng kabag sa tulong ng Panginoon ng pinaka-pinupulong baho ng basil. Number 4, panakit ng tinga. So, maaaring ipatak sa loob ng tinga ang katas ng dahon ng balangin upang maipsan ang panakit. Rayuma, ipinaghuhugas sa bahagi ng katawan na dumaranas ng panakit dulot ng rayuma ang pinaglagaan ng dahon ng basil. Number 6, duni, ang katas ng diktikin na dahon ay pinapahid sa apektadong balat. Panakit ng ngipin. So yan, ang bulak na binasa sa katas ng dahon ng basil ay maaari isiksik sa bulok ng ngipin upang mawasan ang panakit. Number 8, hirap sa pagtumi. Pinapainom ng pinaglagaan ng buto ng basil ang taong dumadanas ng hirap sa pagtumi o pagtitigi. Number 9, pagtataki habang pagtitigyawat o pempos. Pinaghugas sa bahagi ng balat na may tigyawat ang pinaglagaan ng pinatuyong dahon ng balanoy. Tulong, ipinaghugas din sa pektanong ari ang pinaglagaan ng buto ng balanoy. Pagtatae, maaaring inumin ang pinaglagaan ng buto ng balanoy upang mapahinto ang pagtutumi. Last, iritasyon sa mata. So, iritasyon sa mata upang maipsan ang pakiramdam, maaaring ipatak sa mata ang pinaglagaan ng buto ng balanoy. Note, ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. Subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Kung kaya mahalagang isang buni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor para maiwasan ang problema. Kung nagustuhan mo ang content na ito, maaari kang magbigay ng opinion o mag-request sa ibaba. Para sa next video natin, ay yun ang tatalakayin natin. Maraming salamat. See you next videos.